na mga pruweba dito sa larong Bawal ang mapanghusga. Bawal judgmental. Ang judge natin ngayong araw, Kapuso leading lady model and vlogger Janine Gutierrez. Alam mo, pasalamat ka, Janine. Po. Dahil gumanda yung kanta mo dahil sa mga ye. Oo nga po eh. Buti na lang. Maganda nga ng version mo nun eh. Parang inspired the inspired. Inspired manalo. Alam mo ba, kaklase ng anak ko to na po si Gio. Nakikita mo yung maliit. Hi, Gio. Oh, si Gio na ang kabatch ni Janine. Tsaka si Biko po. Si Biko. Si Biko at saka si Gio. Biko, anak ni Biko. Si Mayor. Mayor na Mayor. O yung tanong natin, baka makalimutan natin. Naku, ikaw ba, Janine? Yes, judgmental ka ba? Hindi po masyado eh, pero nagbaon po ako ng mga kaibigang napaka-judgmental. Ayun, importante. Ikaw hindi, sila oo, balanse. Okay. At pinagkakatiwalaan mo sila? Yes, opo. Sino-sino ba itong mga bit-bit mong pinagkakatiwalaan mo? Hindi niya mabibit-bit yung isa dyan. Friends ko po, si Oya at si Od. Si Oya and Audrey, friends since? Grade school. Ay, naku. Ay, kaklase mo rin daw. Opo. Ang klase niyo ni Gio, hindi? Ay, hindi po. Sa ibang school na po. Okay. Marami na kayong pinagdaanan ng mga yan. Opo. Kung grade school friends. Okay. Oya, Audrey, ha? Tulungan niyo ito si... Paging si judgmental. Okay. Kilatisin niyong mabuti ang tamang sagot para hindi mabawasan ang... 50,000 pesos! Ngayon pa lang, Janine, ibibigay na namin sa'yo yan. Advice namin sa'yo, protect your money. Ito ngayon. Dahil bawal mali mong sagot, babawasan namin yan ng 5,000 pesos. At para kilatisin mo ang mga choices natin for today, narito at pakikilala ni Paolo. Magkaklase rin itong dalaman to. Saan? Sa Saint Scholastica. Wow. Okay. Kahit sino, sabit eh, no? Si Paolo. Okay, bahala na kayo dyan. Janine! Yes, good luck sa'yo, ha? Galingan mo. Sana wag mabawasan yung 50,000 pieces mo. Kung mahirapan to, mabait ang bahala. Oo, ma eh. Eh, buti na lang may mga kasama siya. O tulungan nyo na lang si Janine, ha? Eto na. Eto na ang mga pagbibili-pilian mo, mga Dabber Cats! Pasok! Ready na. Sige po, pasok po. Sige po, tuloy po kayo. Sige po, tuloy kayo. Halika kayo. Lako, pinagbukas na kayo ng ano, ng mainit na kape. Halika kayo. Ayan. Ano, traffic ba? Wow. Wala na, Pao.
Wala na pala. Para mas makilala mo pa ang Janine, interviewin ng dalawa yan. Okay. Pakilala po. Magandang tanghali, Bad Dapper Cuts! Ako po si Raquel ng San Mateo at nagsasabing, you can't earn loyalty a day. Ah, parang inaano ka pa, ha? Oh, you can't earn loyalty. Inuturo ka pa, ha? Aaway, ha? Okay. Well, ano po ang inyong talent? Wala pa. Ano po ang inyong talent? Kakanta na lang po. Kakanta na lang. Bihira yan. Raquel. Wala pang kumakanta dito kaya sa judgment. First time. Music. First time. Don't stray, don't ever go away. Should be much too smart for this. Sabog yan. Sometimes, di ba natutulog yan? Tayo sa Santolan Station. Ayan na! Santolan Station! Punta ka naman si Miguelas. Boy, wheelbarrow. Alam mo, Brad, ikaw na. Ikaw na yung pinakamagaling na kamedyanteng nakilala. Palakpakan naman natin. Raquel, Raquel. Thank you, Raquel. Buti na lang nababalot ng taba yung bewang mo. Kung hindi, bali yan. Okay. Ito, next. Sige pa, pakilala po. Magandang hapon, Dabar Cads. I'm Mai from Valenzuela Fire Station. Naniniwala sa katsabihan na pag may tiyaga, siyempre, may nilaga. Uwe! Talaga pa? Ano po ang inyong talent? Mali-mali. Ang talent nyo, mali-mali. Kakanta. Aray ko! Uy! Ano ka? Music! Siniraan. Inukulayan ang isipan, pabalik sa nakaraan. Ano naman pala eh? Praise me. Anong ginawa mo? Thank you, Mai. Mali-mali. Okay. Kumanta ka ba? Ano ba yun? kumanta ba siya? Kumanta naman. Okay. Buti na lang. Andun yung dancer namin. Kundi di ka napansin talaga. Eto ba, pakilala po. Masayang tanghali, Dabar Cads! Ako po si Sara Guevara, Sara G for short, from Hagonoy, Bulacan! Sara G? Sara G! Naku, magtatala ito. Oo, dapat. Ano po ang inyong kasabihan? There is no substitute for hard work. There's no substitute for hard work. Okay. Ano ang inyong talent bukod sa sasayaw ng tala? Kakanta rin. Ganon din, kagaya niya? Huwag naman sana. Charing. Music! Oras na lang po. This girl is on fire! This girl is on fire! Ayan na! She's walking on fire! This girl is on fire!
Bueno ka. This girl is on fire. This girl is on fire. Sunog ang chan. Dito ka bumelo. This girl. That girl is on fire. Ano, nauntog ba? Nangahabol pa eh. Okay. Thank you, Sarah. Thank you, Sarah. Thank you sa ating girl on fire. Fire kasi yung gas-gas yun dito. Oh, Steph. Pakilala po. Ma'am Reggie. Magandang tanghali, Dower Cats. Ako po si Stephanie Tabangkura, Steph for short, at nagmumula po sa lungsod ng Marikina. Yeah! Mabuhay! Kasabihan po. May kasabihan po tayo na it takes leadership to improve safety. Takes leadership to improve safety. Ganda. Ano po ang inyong talent? Lahat po sila. Kumanta. Kumanta. Ayon. Para maiba naman, sasayaw na lang po. Yan! Dito po sa gitna. Sa parang natutuwa sa inyo yung ating mga... Ano, dito po sa star. Dahil, yan. Yan. Ano pong sasayawin nyo? Bago po ba yan o luma? Lumang-luma. Yan, okay. May luma. Oh, luma raw, luma! Ayan ano? Dyan po, lalabas yung partner nyo po. Nagre-request ang partner. Harap po dito. Music! Uy! Harap po si Kamanda! Inayasan eh. Umatras yung dance partner. Ang miramingi ng partner at siniwanan. Ang ganda na. Natakot si Steph. Thank you all. Eto, pakilala po. Good afternoon po, Dapper Cads. I am Angelic M. Bacolot from Valenzuela City. Ano ang iyong kasabihan? I believe that no amount of beauty will ever be as valuable than a beautiful heart. Oh! Sobra ka. Wow! Bakit naman? Sobra ka, hindi ko maintindihan yung sinabi mo. Ano ang iyong talent? Sasayaw po. Yeah, sasayawan na naman. You want partner? Wow. Luma, bago. Luma, bago. Luma, bago. Luma, bago. Bago. Uy, bago. Bago, bago. Please lang, bago. Bago. Bagong shorts ang kailangan namin, ha? Bagong mukha. Music! Pasis ka pa. Ito ilagay mo yan. Yan ba'y nangang... Yan ba'y nangangatok sa kotse? Huwag. Sige ba napupulot yung mga dancer niyo? Ay, si ma'am. Ma'am. Ma'am, pakilala po. Opo. Ako po, Dabar Kadzi, I'm Itimbang from Pasig City. Ang kasabihan po ay, safety is always our top priority.
Safety is always our top priority. Tama naman. And gusto niyo pa po ba mag-talent? Kasi nakita niyo mo yun. Ano po ang inyong talent? Maganda boses. Kakanta. Umehem. Naku, may TV kayo. Nag-ready lang, nag-ready. Ano po ang inyong talent? Sasayaw. Ano ba yan? Umehem pa. Bakit nag-ehem pa kayo? Sasayaw. Baka hingalin, baka hingalin. Ah, grabe kayo, halika. Kayo, bakahin ang bago sumayo. Muna. Luma po ba yung sayaw, bago? Bago. Siyempre may ehem eh. Malamang senyorita na naman to. Music! Yeah. Wow. I never feel so love. So love. Wow. Trip pong kasayaw yun. Siya ang gutos sa akin eh. Thank you, Ma'am Aimee. Ay, andyan pala kayo. Andyan pala kayo? Kailan namin tapos na. Okay. Ate Susan. Hindi si Susan yan. Ah, hindi ba? Pakilala pa. Ako po si Lynn ng Marikina City. At naniniwala sa... Kay Susan tayo! The love of one's country is a splendid thing. The love of one's country is a splendid thing. It's a man is splendid thing. Ano po ang inyong talent? Splendor yun. Kanta na lang. Splendid. Kakanta? Ay, kakanta. Bago to. First time. Ang lamig po ng kamay nyo. Pasmado po ba kayo? Ito pa. Music. Huwag nyo pong magagalit po yan na pag tinatapik pa ako. Okay po. May gagabay sa'yo. Huwag po. Malay ko ito, pagmamahal ko. May nagmamahal. Gagabay sa'yo. Aking inay, ikaw ang ng buhay ko. Harap ko ay nakuntan ko na. Aww. Thank you. Thank you, Lynn. Babaw pa kayo. Ayan. Ano ba yun? Salamat. Thank you. Good luck, Janine. Thank you po. Okay. Mm-hmm. Oo, ngayon, Janine, medyo base sa kanilang mga pinagsasabi, ano sa tingin mo ang katanungan? Pero ano muna, sasabihin na natin si Janine P. Na meron tayong tatlong rounds. Yes. Okay? Ang unang tanong ay malalaman mo at itatanong namin sa'yo. Okay. Sa unang tanong, meron tayong sa round yan. Round 1 ay 4 out of 7. 7 ang choices mo na apat ang tama sa unang tanong at tatlo ang mali. Okay. So, what medyo, do you think? Medyo may nasilat-silat kanina sa mga clues. Ano sa palagay mo yung unang tanong? Akala mo lang alam mo, pero... Hindi ko alam. Sa tingin ko may kinalaman sa safety eh. Lahat sila may sinabi tungkol sa safety eh. Okay. I-rephrase mo yung tanong. Mm-mm. How would you do sige, it? Sige, ano? Siguro, sino? Ganun. Naisip ko kasi police eh.
Okay. Sino sa kanila? Sa kanila? Sino sa kanila ang police? Pwede, pwede. Okay. Tanong natin ang iyong mga judgmental friends. Help! O yeah, Audrey? Ano meron kayong tingin? Idea kung ano yung unang tanong? Sige, huwag kayong mahiya. Ako daw. Okay. Feeling ko, sino po sa kanila yung nasa safety? Parang, ano yung sinasabi ko? Service. Women of service. Okay. Sino sa kanila ang women of public service? Okay. Sino ba si Oya dyan? Ikaw, yan si Oya. Audrey. Si Audrey. Ikaw, Oy. Audrey. Same din. Same din. Safe naman yung sagot mo. Safety or police. Eto ngayon. Kanina na yun nadulas na yung isa eh. Kaya lang, talaga? hindi eksakto kahit maisip mo eh. Ang tanong. No! No! Sino-sino sa kanila ang more than 12 years ng bumbero? Oh! Kahit, isip ko din yun. Kahit masagot mo mga bumbero, ang tanong naman eh, sino na ang more than 12 years? So dapat sa service years oh, and pwede. Above. Bilang bombero. Okay. Ang mga huhusgahan mo, Pia? Ang choices mo ay A, si Raquel. B, si Mai. C, si Sarah. D, si Steph. E, Jel. F, Amy. And G, Lynn. Yeah. Apat dyan ang tama, tatlo ang mali. Oh, opo, mga kaibigan, baka hindi nyo alam, may mga firewoman na matawag. May mga firewomen. May mga bumbero na po tayo. Sino-sino sa kanila, Janine, ang more than 12 years ng bumbero? Ang 12, mali ah. Kailangan 13. Dapat 13 above. Okay. Go ahead, Janine. Your first choice? Tingin ko po si Lynn G. Si Lynn G. Okay. Tatlo pa. Si Steph. Steph ba? Mabilis na dyan eh. Steph. Feeling ko si Sarah. Sarah. And your last choice? Si Amy. Okay. Lagi namin tinatanong yun eh, anong pinagbasihan mo at sila ang una mong piniling apat? Well, una po syempre sa edad. Kasi kailangan matagal na silang bumbero. Mm-hmm. Tapos... Hindi mo pang matanda. Hindi mo pang matanda. Baka... Tsaka parang sila po yung... talagang tindig, ano eh, bossing na yung parang... Yung tindig. Opo, okay. Pero nanghuhula lang po talaga ako. Kasi lahat sila parang... Mm-hmm. Talagin natin maliligtas yung mga kasama sa buhay mo. Ko. Let's ask your friends. Oh. Oya, sang-ayon ka ba sa mga choices ni Janine or may gusto kang palitan? Feeling ko po si Miss Raquel po instead of si Miss G. Si Miss... Si Lynn. Instead of Lynn. Opo. Okay. Ano, kanya lang yun ha, si Oya. Opo. Ikaw pa rin ang final na magde-decide. Audrey? For me, okay na ako dun sa choices. Ay, Oya ka din, Oya. Audrey. Okay, Oya ka din eh. Oya. Oya. Payag ka rin eh, okay. I agree dun sa choices ni Janine. Uh-huh. Ni Janine. Yes, more than Oya's. Okay. Sorry. Oya siya. O nag-disagree sila, paano ngayon yan, Janine? Ikaw pa rin masusunod. Siguro, kampi na lang po ako kay Audrey. Kay Audrey. So, pauwi na natin si Oya. Apo. So, eto na yung apat mo. So, final judgment. Okay. More than 12 years in the service sa fire department. Sino unahin natin, Pia? Unahin natin si Amy. Okay. Malamay. Amy. Sandali. Huwag muna magbubukas. Kayo po ba ay bumbero? Yes. Ano po ang rank or position? Fire Officer 3. Wow. Fire Officer 3. Ano yun? Ang tanong! No! More than 12 years na po ba kayong bumbero?
Wee, wee, wee. What is the way on Janine? Number. Moment na ito, hatid sa atin ng I Am Worldwide Success is having the right partner. Hindi lang 12, binaliktad. Binaliktad, 21 years. Kasama pa yung mga anak niya. Hindi, lalaki na po ng mga anak niya. 21 years na po kayong bumbero. Paano po napasok bilang isang bumbero? Na-inspire lang ako ng uncle ko. Talagang fire, inspire. Na-inspire. Kanyang uncle. Paano pong, paano na-inspire? Kasi, he's a retired colonel ng bureau. Ng fire. Tapos gusto nyo na rin yung ginagawa niya. Nainggit ako, inggitera kasi ako. Ay, inggitera. Hindi ka pala judgmental, inggitera ka lang. Meron po bang require, ano po mga requirement para maging isang bumbero? Kailangan po ba pretty? Oh, isa yon. Oh, wow, wow. Okay. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Oh, ano pa po? Kailangan graduate ng any four-year course with, ano tawag nito? With, pleasing personality. Sige. may height requirement din. And then, eligibility yun. Alam niyo po ba kung sino kauna-unahang bumbero yan o bumbera sa Amerika? Ayan, sila, boss. Si Molly Williams. Oh. Kaya pala bumbero. Hindi, ano mga mga slave pa 'yun dati. Black American. Oh. Sa babae. Sa 21 sa babae, years. Una. Ano po kayo nakapag marami na kayong napatay na apoy? Hindi naman karamihan. Mga isa. Na? Sa Pilipinas, alam niyo kung sinong kauna-unahang babae mo? Bumbera. Hindi bumbera ba? Bumbero pa rin ang tawag. Firefighter ba to, Joe? Hindi, oh, hindi ko nga alam eh. Kaya Pilipinas na eh. Kaya tinatanong. Hindi nyo alam. Wala. Wala ang record. Wala pa daw. Ang mga women firefighters po ba sumusugod din sa mga? Meron din po. Oo. Sunog. Parang pulis ikaw, na rin. Ikaw, nakasugod ka na? Hindi. Ay, hindi. Hindi pa. Nasa opisina lang ata ito. Nasa office. Oh, inap. Hindi kayo sumasakay sa andas. Ay, iba yon kahapon. ngayon yun, ano, sa ano. Ngayon yun. Kaya po pala. Salamat. Thank you, Manny. Thank you po. Track pala, track. Very good, Janine. 50,000 okay. Pa rin ang pera mo. 1-0. Okay, next. Isunod na natin si Sarah. Sarah, ikaw ba ay isang bombero? Opo. Opo. Ano ang iyong rank or position? Senior Fire Officer 2. Senior Fire Officer 2. Sino mas mataas? Si 3 o si 2? One rank higher po si 3. Ah, nga pataas. Mataas pala. Pero senior. Senior naman. So libre na sa sinihan. Yo, hindi yun. Iba yun. Iba pala yun. Ang tanong! More than 12 years ka na bang bombero? Pwede. Galing. 14 years. Ayun, may hawak talaga siyang hose. 14. 14 years. Ayan, yung ganyan, gaano kahirap ang training para sa isang babae? Magkaiba ba yun or parehas lang sila? Pareho lang po. Ah, pareho lang? Hirap. Kung anong ginagawang training sa kanila, ganun sa inyo. Opo. Mataba ka pa dito, no? Mataba ka pa, oh. De, ano yung suot niya? Yung suot niya kasi. Ano po tag sa damit niyo? Bunker and trouser, fire coat, trouser, fire boots. Hindi talaga tinatablan yan pag ano? Fire resistant. Asbestos? Fire resistant. Depende sa... Fire resistant. Sumasakay kayo sa truck? Yes po. Ah, okay. Nakapatay ka na po. Ilang sunog na ang iyong natupok? Back in Bulacan, maraming beses na po. Ah, talagang...
Mabigat yan, no? Mabigat. Malaking babae. Mabigat. Lalo na't malakas ang pressure. So, hindi ka nakakasunog ng sinaing? Minsan. Hindi na. Siya nagluluto. Paano niya masusunugin niya? Hingi siyang tulong sa sarili niya. Ma'am, thank you po. Salamat, Sarah. 14 years. Thank you, Sarah. And very good. Janine? Very good si Janine. 2 for 2. Sunod na natin si Steph. Steph, kayo naman po ay isang bombero. Opo. Ano po ang inyong rango? Senior Fire Officer 3. Senior Fire Officer 3. Kaya naman pala ganun na lang ang pagkakulot ng inyong buhok. Correct. Talagang mainit-init. Bossing na. Talagang tight curls. Ano bang, tinawag. Tama na naman to si Janine. Sana. Depende, ah. Ang tanong! Steph, more than 12 years ka na bang bombero? Wow. 21 years. Sa 21 years po na pagiging bombero, ano po ang pinakamahirap na na-experience ninyo? Actually, we sir, sa Emergency Medical Services ako assigned. Ang EMS po ng Bureau of Fire Protection is part of the Operation Section 2. So, I am in charge with the emergency pre-hospital treatment sa mga injured or casualties during a fire incident. Ano po yung pinakamatinding experience po ninyo? Injury? Parang yun pong tingling sensation during a fire incident. Kasi yung live wire from the electrical supply is parang nakakapit sa pader. Nabalatan? So, no, hindi naman nabalatan. Parang may tingling because of the water flowing sa taas, papunta sa katawan namin. Pero unfortunately, ganun lang po, tingling. And then, with superheated water. So, yun lang po. Steph, ano bang pinakamagandang treatment sa isang nasunugan or na-injure sa isang sunog? First aid for burns. Ang burns po kasi is classified into 3. So, we have first degree, second degree, and third degree burn. So, according po sa category ng degree ng burn, dun po namin i-base kung ano po yung type of treatment. Eh kung wala kayo, halimbawa sa bahay lang, ano yung unang panlunas? Sa ating nanonood, for household burns, we apply topical antibiotics or plainly ilagay sa gripo yung kamay na na-scald. At tubig lang? Running water. Okay. So, hindi totoo yung toothpaste, kung ano-ano? We do not advise placing toothpaste kasi considered siya as foreign body. Okay. So, tubig hindi lang, mga dapat. Kasi pagkatapos ang toothpaste, itutoothbrush mo pa yun. Aray. Hindi magagasga. Lalaki lang lalo yung sugat. Okay. Ang toothpaste is considered a cooling agent para hindi masakit masyado yung around yung injured part. So, parang pampamanhid lang. Pampamanhid. Pag nasunog ang ipin, pwede na po yung toothpaste. Pwede na. Oye, alam nyo, hindi nyo naitatanong, yung anak ni Tito, si Shara. Shara. Magbubombero sana yun eh. Oh. Kaya lang, naging pole dancer. Naging pole dancer. Kaya pala ang galing ni Shara magpapapanik sa mga ganun. Kaya pala mahilig sa pole. Mahilig sa pole eh. Kayo po, nakapag-slide na kayo dun sa ganun? Tried once. Meron po kami ngayon dito ngayon. Sige po, maraming thank salamat, po, Steph. Thank you, Ma'am Steph. Hop, ang galing ni Janine. Naku, 3-4-3. Maka 4-4-4. Pero sabi niya sa looks niya, tinignan eh, medyo mature. Ito si Lynn na gusto sanang palitan ni Oya kanina. Okay. Sigurado ka na ba sa kanya? Oya. Oh. Sure ka na? Opo. Mature na mature ba sa'yo? sure na si Janine sa kanyang choice. Sure na mature ka na? O alamin ngayon natin. Tama ba? Lynn, ikaw ba isa ring bombero? Yes po.
Wow. Pagkakasagot, no? Okay. Parang officialis din to. Mataas to. Mataas ang ranggo nito. Oh. Ay, naku, maniwala kayo. Sa pagkakasagot pa. Hanggang ilan ba yung numero? 3? May 4 ba? Wala pa po. Ito pa po. Ano po ang inyong ranggo? Rank? Fire officer 3. Oh, 3. Oh. Oh. Mataas yan, 3. Meron bang 4, ma'am? Wala. Wala. Yun ang pinakamataas. Saan na po yun? SFO4 na po yun. Ah, ibang ano na yun? Sa senior na po yun. Sa... Senior Fire Officer 4. Pero kayo 3? Hindi po. Fire Officer 3 pa lang po ako. Ah, walang senior. Wala pang senior. Walang senior kasi bata medyo, pa to. Medyo may talo. No. May bayad pa sa sinian to. Meron pa. Oh. Pero, ang tanong! More than 12 years na po ba kayong bombero? Ito mukhang sapit si Janine. Ano? Ay, naku. Naku. Baka mga 10 lang to. Nag-away sila. Ayaw niyong paniwalaan si Oya. Galing mo! Oh, di ba? 6 years. 6 years, pero ang bilis niyang na-attain yung fire officer 3 na ranggo. Anong ginawa niya ba para makapanik agad kayo dun? Proper ano naman po yun, sir. Promotion naman po yun. May ano naman po kami, may kategorya naman po yung sa promotion. Paano, depende sa paano, record niya. Paano ba napopromote? Paano tataas yung ranggo? Ang nag-ano naman po niyan, sir, is yung sa higher office, tapos yung tawag dito, time in grade, tinatawag po sa May mga ganun din talaga. May mga duty po ba ang bombero, or may mga oras, may time in, time out, parang ganun? Meron po. Kami po sa Marikina is one day duty, one day off po kami. One day duty, one day off. Opo. Mula umaga. Sa operation section day. Po. Ilang oras po? 24 hours a day. 24 hours a day. 24 hours a day. Kaya bakante yung next day. Kaya kailangan nyo magbabantay. Gising lagi. Mm-hmm. Oo nga. Okay. So, paano kayo nakaka-stay ng alert for 24 hours straight? Pag sa gabi po, may tinatawag kaming night watch. May nakabantay po yun. May taga-sagot ng phone call at saka radio po. Para, tapos yung iba po, ano naman po yun, tawag dito. Opo, relievo po kami. Bakit yung mga pulis mayroong biglang humuhuli kung natutulog, di ba? Sa inyo ba may mga biglang nag-check? Natutulog kayo? Pwedeng matulog kasi... Meron daw biglang nananampal. Kasi naman, pag sumignal naman, ano, gising agad. Oo, gigising naman agad. Salamat, Lynn. Thank you, Lynn. At Janine, ako. I'm sorry to say, you have to give me 5,000 pesos back. Okay. Yung kanina, kung pinalitan ni Janine. Yung mga mukhang bata. Ayan. Yung pinipili ni Oya. Oya, di ba sino nga ba yung choice mo? Raquel. Si Raquel. Ito. Tingnan nga natin kung tama si Oya. Ma'am Raquel, kayo po ba bombera? Ay, bombero. Yes po. Yes. Ang tanong po namin, more than 12 years na po ba kayong bombero? Sakto! Eh, mas matagal pa yun doon sa lahat eh. Oo. 25 years. Youthful kasi si ano? Mm-mm, si Raquel. Ano si po ang ranggo ninyo? Senior Fire Officer 4. Oh! Ma'am na ma'am! Kaya siya nangingitin, tontuwa siya, napagkamala siyang bata. Wow! Nakabaps po kasi. Kayo po, nakangiti eh. Sa 25 years, ano po ang pinakamahirap na nangyari po sa inyo? So far, syempre, 25 years, marami na akong general alarms na napuntahan. At para po sa inyong kaalaman, ang mga firefighter po ay hindi lang naman sa sunog. So mga tragedy like Yolanda, Cherry Hills tragedy. So napapasama na po ako doon. Mga rescue, mga ganun. Part din po ako ng EMS before ako na-assign sa fire truck sa operation. Before po ako naging station commander. Alam mo, may kwento lang ako ha. Nung nasa ABS-CBN ako, nung 1970 siguro, nagkaroon bigla na, natutulog ako sa ABS. Pagbata ka, So, bakasyon lahat. Sila Johnny Midnight, wala lahat.
biglang nagkasunog sa tundo. Mm. So, nagtanong yung tumawag yung boss ng ABS. Sino nandyan? Kailangan i-cover to. Ang laki ng sunog sa sundo. Si Joey De Leon lang po. Nandito yung taga-Diwaw. Diwaw Radio. Nandun pa ako. Palabasin mo. I-cover sa lahat ng yung 7 stations sa Bohol. Nandun ang boses ko. The first time ko, sabi, o yan, may yung sasakyan. O sige, pinalabas ako. Ano pa eh? Sige, nakaano ko sa lahat ng istasyon ng ABS. DCAQ, DCQ, DCXL, lahat yun. Basta yung pito. Pito yun. Wow. Eh, bida ako. O sige, basta mag-adlib ka. Basta ikwento mo yung kung ano nakikita mo. Mm. Okay, mga kaibigan, nandito po tayo sa tondo ngayon. At nakikita po nating nasusunog isang bahay. May kalendaryo po, may babaeng hubad. Talagang di-describe. Describe ko kung ano daw nakikita ko eh. Nakikita ko lang, yung kalendaryo may babaeng nakabomba. The next day, sikat na sikat ako sa ABS. Pero pinagtatawanan ako, alam ko. Iba yung mga detaling napansin ng reporter. 69 pa tayo eh. Pag sa sunog po ba pagka ano pag halimbawa na ililigtas niyo siya pero yung tao. Yes. Pag naligtas niyo na po yung tao, meron ba kayong mga nililigtas sa mga gamit, mga ano ba? O, may ganun ba? Hindi po pwede sa amin yung mga gamit. As much as possible ay yung safety ng tao, yung buhay, mai-survive mo sila. Make sure na yung bahay na nasusunog ay wala ng tao nandoon. Tapos patayin ng sunog, patayin ng apoy. Ganun. Patay. Mm-hmm. Thank you, ma'am. Thank you, Raquel. Ito, tingnan natin. Bombero ka rin ba, May? Siyempre, sinabi mo na kanina. Bata pa yan. Oh, ilang taon ka ng bombero? Patingin nga. Mga 3 years lang ito. 6 years! Kaya pala, medyo nadulas pa siya. Oh. Ikaw naman, ba't naisip mong pumasok sa pagbubombero? Oo. Una-una po para makatulong sa ating mga kababayan sa pag-save po ng property. Ba't di ka nag-chairman? Ito, mas hands-on daw. Pagiging politician. Ba, hindi kayo natatakot kasi babae, tapos yung mga boss niyan, ang lalaki. Sa operation po kasi, pantay-pantay na pagdating doon. Nagiging equal na po, lalaki man o babae. Nakapatay ka na rin po? Ang ano? Sunog, siyempre. Sunog, sir. Yes. Amay, ano bang pinaka-epektibong pampatay ng sunog sa bahay? Sa bahay? Tubig ba o basang tuwalya? Usually po pag residential po, ang ginagamit po natin ay water lang. Opo. Pero pag may mga nasa industrial na po, ginagamitan na po siya ng mga chemical. Chemical. Parang ginagamit sa Australia ngayon, ano? Mm-hmm. Ayoko. Yung paggamit po ng fire springisher. Ano? Ano yun? Springisher. Fire springisher? Fire springisher. Ini-spring yun, di ba? Oo. Ini-spray. Ini-spray, tsaka extinguish. Ano po ba yun? Isa lang po bang klase yun o iba-iba ito? Iba-iba po. Depende po sa gamit. Meron po tayong dry chemical. Meron din po tayong triple F, yung aqueous film forming foam. At meron din tayong HCFC. Depende po sa gamit na ano po. Kung ano po yung nasusunog, yun po ang dapat na gamitin na fire extinguisher. Meron kasing pag binuga mong ganun, mas tumutulong siya para lumakas yung apoy. Kaya hindi kayo basta-basta bibili kung saan-saan ang fire extinguisher na hindi nyo alam kung saan galing. Ano tama, dapat yung totoo. Thank you, Mai. Thank you very much, Mai. Mai. Si Jen. Naku, bombero ba to? Parang anghel yung mukha. Si Nadine sa Monte. Oo, bombero ka ba? Yung matagal na artista. Ilan, bombero ka ba? Opo. Ilan taon ka ng bombero? Two years. Ano yung nagda-drive ka ng ano? O picture-picture lang? Nagda-drive, sir. Ah, nagda-drive ka? Hindi ka na namahala pa. Tinuturoan ka mag-drive dyan. Ayan, napag-usapan na rin yung pagda-drive. Ikaw ba, nasubukan mo nang mag-drive nung may sunog na? Hindi pa po. Hindi pa. Ito kanya training. Nagte-training siya mag-drive. Bago pa lang. So yan na talaga ang role mo? Gel? Hindi po. Tinuturoan po ako dyan po. At tinuturoan ka lang? Anong rango mo ba ngayon? Fire Officer 1. Fire Officer 1. Yung nagtuturo sa'yo, alam ba nung pinaka-boss mo na tinuturoan ka? Opo. Oo,
naman siya. Hindi, baka mami, nagpapakyot lang siya. Kaya, turuan kita. May style bulok. Thank you, ate. Ayun, Gina pa rin nyo, si Gina. Jenny Sorado rin. Jenny Sorado. After round one, may 45,000 pesos ka pa, Janine. Not bad. Ito ngayon, round number two tayo, Janine. 3 out of 7. 7 choices pa rin. 3 naman ang tama. 4 ang wrong. 4 ang mali. Oh, ano alam ngayon? Na natin na bumbero sila lahat. Oh. Ano na sa tingin mo ang tanong? Simulan mo sa sino. Sino? Nasabi na kasi, natanong na natin kung sino yung nakapagpatay na ng aboy eh. Ano kaya? Sino ang... Sino? Police? Police pa rin. Sino ang... nakaligtas na ng buhay? Pwede? Oh, pwede, pwede. O tanong natin si Oya. Oya, yeah. Parang... magaling ang iyong vibrations eh. Baka pwede rin po na sino na yung mas marami sa 5 fires yung napatay? Since yun yung pinag-uusapan po kanina. Okay. Audrey? Pwedeng ano po, sinong nakipaglaro na sa apoy? Wow! Iba siya! Nag-hide and seek. Ako nga, iniiwasan ko mag-ano eh, mag-salbahe eh. Ikaw oh. Diretso mo! Playing with fire ang gusto ni Audrey. Alam mo, misa naman ako. Bira si Audrey. Ganda pa naman. So, okay. Eto na talaga ang tanong. Sino na sa kanila ang nakapag-report ng nakita ay kahubad sa kalendaryo? Ikaw lang yata. Ikaw lang yun, Joey. Okay. Ang tanong! Tanong! Oh, nagulat si Janine, oh. Pati kayo, nagulat, oh. Sino-sino sa kanila ang sumali na sa beauty pageant? Oh! Beauty pageant, beauty contest. Tatlo sa kanila ang sumali na sa beauty pageant. Eto ngayon, ulit ang choices. Sa A, si Raquel. Si Raquel kaya. B, Mai. Siya kaya. C, Sarah. D, Steph. E, Jel. F, Amy. At G, Lynn. Sige, pili ka tatlo. Correct answers. Sumali na sa beauty pageant. Tingin ko po si Sarah. Sarah. Dalawa pa. Sabi ng Dabber Cut si Jel daw. Sige, si Jel. Jel. And your last choice. Ano daw? Makikinig ka pa rin sa mga kailanerang kapitbahay natin. Ay, nako. Makagulat kayo. Sa tingin ko si Miss Amy. F. Si Amy. Wala. O, ngayon. Anong pinagbasihan mo at sila na, Philip? Yung tindig po kasi nila pang beauty queen, no? Yung nakaabante yung isang paa. Ah, pwede. Ganun well, pa. Boys. Sang-ayon ba kayo, friends? Sa mga choices ni Janine. Bakit ang beauty queen ba naka-ano isang baka? Mga 1 foot forward yung mga yun. Bakit si Wally nung sumali nakataas yung isang baka? Medyo confused ako kasi lahat sila pretty, super beautiful. Ayan, so... nagkasalita na yung salbahe. Oh. Maganda sila lahat. Pero yung pinili naman ni Janine, I'd have to agree with her. So... Si Oya, baka may gustong palitan. Oya, meron yan. Makikinig na ako sa'yo. Sorry. Piling ko si A ulit. Si? Si A po. Si A. Si Raquel ulit. Raquel. Ayan na. Tong close kayo. Sino naman ang papalitan mo kung sakasakali, Oya? Si F po. Si Miss Amy. Si Amy. Oh well, ikaw pa rin na masusunod. It's up to you, Janine. Suggestion lang ni Oya yan. Nako! May ganun. Nako. Ay, nako. Feeling ko yan na. Baka yan na. Siya na? Okay.
Sorry, Oya. Okay. Tinabla ka ulit ni friend. Ang tatlo kayang pinili ni Janine ay sumali na sa beauty pageant. Okay. Unahin natin si Sarah. Okay. Jose, Paolo. Sarah! Ang munting prinsesa. Kumusta ang mga patatas? Bigyan mo kaya ng mga tanong muna, ng mga pang ano. Sarah. What is patatas? What makes you blush? Pag nakikita ko po yung mga crush na. Pag nakikita ang crush. Magka-rhyme. In crush, fairness, crush. Blush, crush. Okay. Yes. Perfect. Nakapag-gown ka na ba? I remember one time, pero mostly dresses. Patay. Patay. Hindi pa nakakapag... Nakakanood ka ba ng mga beauty pageants? Of course. Ba, nakapanood, ah. Eh, medyo parang nabuhay ulit. Bumangon. Oo, kanina doon sa gown namatay. Nung nanoon ng beauty pageant, nabuhay. Pero... Ang tanong! No! Sarah, sumali ka na ba sa beauty pageant? Ganon. Dalawa na. Beauty pageants. Beauty pageants sa salihan mo. Tama, nasa tinding nga, no? Ano-ano yan? Ano-ano itong mga beauty pageants na ito? I represented Fire District 2 back in 2017 sa Miss Four Sports Fest po. Sports Fest. Sports Fest. Miss Four Sports Fest. Dalawa to. Yung isa? 2016. Same. Kung dumating yung ganong nagko-contest kayo, biglang nagkasunog, paanong gagawin mo? Anong uunahin mo? Anong uunahin mo? Go for the crown? Babanggitin na yung winner. Oo. Biglang may sumigad na, sunog! At saka ikaw talaga yung talagang winner na talaga. Pakiramdam mo, ikaw na. Ikaw na talaga. Ano dalawa na lang kayo, babanggitin na lang, tapos biglang may sunog. Anong uunahin mo? Unahin ko na lang yung pageant kasi realistic po tayo dahil sa labas, meron po diyang mga standby na mga firefighters na nasa harness naman siya. Oo nga, wala nga naka-swimsuit siya, takbo siya dun sa sunog. Yun nga yung maganda dun eh. Isa lang yung mananalo pero maraming responder. Tama, oo. Pwede naman siya sumunod dun sa after party nung sunog. Correct. Nanalo ka ba? Hindi naman. Kasi nga, hindi mo inuna yung sunog. Kung inuna mo yung sunog, nagka-award ka pa. Ikaw yung winner. Yun yata yung tanong eh. Wala bang may Heroes Award ka man lang doon. No? Salamat, Sarah. Thank you, Sarah. Wow, si Sarah. Galing, ni Jel na. Sunod natin si Jel. Si Jel. Question. Nakapag-gown ka na? Opo. Sa'yo ba yun? Opo. Bumagay naman. Yeah. Iba kasi, na-arkay na lang, di ba? Oo. Nakanood ka na ng mga beauty pageant. Opo.